Okay, hello once again. Good day. Pag-uusapan naman natin ay tungkol dito sa Coco neck. Tingnan natin kung sakto ba siya. Kung direct replacement, direct fit dito sa Epi Korean guitar to. So, gagawin na namin na talagang parang strat. Ang concern kasi dito, tinanong ko yung may-ari. Actually, mga napalitan na rin yung itong mga to. Meron sa ngayon, yun lang muna ikakabit natin. O yun na din ikakabit natin. Since bago pa, meron namang room upgrade pa ulit. So, i-convert namin dito sa ganito. So, una pa lang, sinilip ko. Ito kasi ay 8mm. Ito kasi ay 10. Pero kaya naman gawa ng paraan yan para sumikip. Kung ang nabili sana, noong una, hindi naman kasi ina-expect na ganito klase ang mabibili ng tuners. Hindi rin naman kasi ina-expect na magpapalit ng neck. So, naisuggest ko lang. Bakit ko naisuggest? Itinanong ko, kung talagang gusto nilang paggawa to, medyo malaki gagastos nila. Kasi, ang mangyayari, refret na to kompleto. Lubog na yung fingerboard niya. And then, i-re-repair pa itong mga nakakawang dito. Meron talaga na gusto i-restore. Meron talaga ang concern ay budget. So, mamimili. So, nagsuggest ako na baka gusto nila na kaysa maraming proseso at masyadong matagal ang pagdaanan, ay baka po gusto nilang i-consider na magpalit na lang ng neck. So, para naging interesado, so, ito na suggest ko, pinapili ko siya, gusto daw niya yung madilaw, tapos gloss. So, ito, nakita ko siya. Kung bibilihin mo online, wala pa siyang 2K. Samantalang ito, kung ipaparefret mo yan, tapos paparepair mo yung sa fingerboard, ipapakondition mo yan, baka more or less 5K na kagad ang magastos mo dito pa lang. Nung pagdating dito ng unit, meron na akong napansin na konti, parang konting dents lang. Yung quality ng neck na Coco na to, ay para sa akin okay naman. Smooth naman, okay naman yung feel. Ngayon, ang concern lang natin, kung kakasya dito. So, kati natin, ito, ang advantage pa pala nito, ito kasi 22 frets, ito 21. So, tingin mo pa lang, pwede na eh. Pwede na siya, pantay na siya. Tama scale, pasok. So, malaki ang posibilidad na shoot talaga to. Tingnan nga natin pala kung ano radius nito. Okay, so that means ang radius niya ay 14 niya. Parehas lang naman sila. Plus minus. May isang pasaway. Yung mga gawa talaga dati, mga 90s na Epi, 90s na Squire, Samic, mga plywood talaga sila. Birch ply naman, feel ko fit na fit na fit. Wow! You know, kusarap. So, sa madaling sabi, tama ang naging decision. Yung nabili o napabalik, napadala dito, saktong-sakto. Pati sa pit guard. Inexpect ko, magtitrim ako dito. Buti na lang, ito medyo luwag pala dito. Well, anyway, sige, kakabit na natin. Okay, so naikabit na natin siya. Okay naman. Sa tingin ko, normal tong distance nila. Ang naging konting issue dito, yung eto, tong generic na tuners natin. Kaya nangyari, naging paislan ang kinalabasan. Pero okay lang din naman. Masyadong yung sukat dito malaki. Pag idederecho kasi na ganun, sikip.
pwede naman markan muna siya ng screwdriver. Ganon, tapos ipapunch, tapos i-drill. Or pwede naman na direct mo ng butasan. Para sa akin, since naka-clamp na naman siya, pwede ko na siyang direct na butasan. Lagyan na natin.